First time. Konti lang yung pag-twerk. And nakikita nyo yung ating mga bunga. Malalaki yan. Bibigyan ko lang kayo ng konting info para sa konting idea tungkol sa mushroom. No, nalaki yun. Ang pagbibusiness po ng mushroom, actually, maliit lang yung puhunan niya. Pero kasi kailangan mo ng training. Hindi kasi siya basta-basta na tutubo na ganyan. So, kung gusto niyong matuto sa pagkakabuti, kung halimbawa magbubuti kayo, pwede kayo maging magkakabuti. Konti lang ako nandiyan. Nag-start ako, 3,000. 3,000 lang, okay na yan. Makapag-start ka. Hindi naman kailangan malaki agad. So, ito, harvest na natin. Harvest na natin yan. Kasi matured na eh. Nalaki oh. Ang ideal na maganda magpabunga, maggawa ng kabote. Kahit saan naman, okay na magkabote, wag lang sa walang substrate. Kasi dito sa amin, maraming substrate, mga dayami, pwede kang magdayami. Dito kasi maraming kusot. So, yun yung pinaka substrate base ko, yung kusot. Ako po'y dating empleyado lang din. Tapos, naisipan kong magkabote. Actually, hindi ako yung may idea nito. Ang may idea nito yung tito ko. Dati na akong hinihikayat na magkabuti. Hindi ako interesado kasi nga busy ako sa trabaho. Pero nung dumating yung time na wala na akong gana sa trabaho, naisip kong mag-search ng tungkol dito. Nung unang try ko, nag-failed ako. Pero nung nakita ko na unang try, pangalawa, okay na, namunga na siya. Sa una mahirap, pero kasi pag nalaman mo yung mga diskarte, which is nasa tutorial ko naman, tinuturo ko. So, kung gusto nyong magkabote, pwede nyong panoorin yung tutorial ko, libre lang yun. Kasi kung attend kayo sa mga seminar, mahal yung training. Nasa estimated na, kung hindi bore out yung trainer, siguro nasa 500 ganun. Pero pagka private yung private na nagkakabuti, nasa 5,000 to 5,000 hindi naman lahat nakaka-avail ng ganun. So, naisip ko yung tutorial ko related na sa pagkakabuti. Lalo ngayon, walang trabaho yung iba, nasa bahay lang. Yung iba, home base, yung iba, wala talagang
no work, no pay. So naisip ko na maggawa ng tutorial imbis na mainip ako dito. Ginawa akong business yung ano, yung kabute. Para hindi mainip. Kasi kung mainip ka, wala kang gawa. Ito yung mga bugs. Pag kasi natutunan mo to, yung mag search ka, training, ano yun eh, malaking bagay yun. Kesa kasi mag-failed ka sa ginagawa mo, eh mahirap yun, mas nakakapagod yun. Eh yung mas okay na kung siya nga pala, kung may ano, malapit sa inyong DA, Department of Agriculture, pwede kayong mag-training doon. Libre yung ano nila. Libre yung pag ano nila, pag-training. No? Tapos minsan may libre pa silang mga gamit, mga punla. So hindi kayo lugi doon. 'Yun yung tips ko. Pero kung wala kayo sa DA, malayo kayong lugar. Nasanay na ako sa Kusot. 'Yun yung ano ko. Minamaster ko, no? Nakuha ko na yung tamang formula. May tamang formula to. Yun yung nasa tutorial ko. So, gusto kong i-share to. Kasi, based sa pag-aaral ng worldwide sa buong mundo, no? Ang mushroom ay isa sa magandang i-business. Kasi, hindi siya expensive, eh. Hindi siya expensive. Tsaka eco-friendly siya eh. Kumbaga, nakukuha mo lang yung mga kailangan mo sa paligid. Gaya nung sa dito, sa amin, maraming dito sa Rizal area. Ang ano namin, pwede akong magdayami, pero kasi ako, wala akong katulong. Kumukuha na lang ako ng usot sa sawmill, sa testisan. Sa bandang ano, Cavite, Bulacan, or basta mga probinsya, sa Pampanga, marami dyan nagkukusot, nagtitistis. So, imbis na sinugin nila, hingin nyo na lang, o kaya bilhin nyo. Kasi, masama rin sa ozone layer yung laging nagsusunog, lalo na kung sayang naman. Ayun, consider na basura na yun, yung kusot eh. Pero, pagdating sa pagkakabot eh, kayamanan yun. Kayamanan yun, kayamanan. Ito yung mga, ano natin, ito yung mga na-harvest natin. Malalaki. Matured na siya. No? Ano pa ba yung magiging tips ko? Basta maliit lang ang puhunan yan. Yung mga gamit, ano lang naman yan. Ito. Ginagamit ko sa pag-i-steam to. Yan, steel drum. Steel drum yan. Pero may gagawin kaming setup. Yung isang boiler na lang siya. Isang boiler. Isang drum na lang. Tapos, dun ka magbo-boil ng tubig. Ego muna. Ang pwede mong pagkakitaan, yung bugs, diba? Pangalawa, ito. Pangalawa, ito. Yung fresh. Nagkakalaga to ng 300. 250 to 300 sa palengke, no? Pero kung ilalagay mo siya sa styrofoam, iba-iba kulay niyan. May brown, may black, may yellow. Wala lang kasi akong punla nun. Pero, napakaganda nun. Kita nyo yan? Hindi sa akin yan. Yan. Sa tito ko yan. Nakakikiluto lang ako. Pero, siya yung may ano eh. Yung may idea ng pagkakabot eh. Siya yung nag-introduce sa akin. Ako yung nag-penetrate ng mga proseso. Nalaman ko yung mga proseso. So, meron akong
Sishare ko lang ha. Yung month ng June, ay March to June, September, meron akong ano, meron akong nakatransaction. Almost 3,000 bags. 3,000 bags na ganito. Ay hindi, 3,500. Nasa 3,500. So, times mo na lang yun. Times 30, sabihin natin ano, 28 na lang, 28 pesos. So, napakalaki nun. Kung gusto mo ng mas matagal, pwede mong gawing chicharon. Ang lifespan ng chicharon ay ano, umabot ng 6 months. Pero ano rin yon, may tamang pagluluto rin. Pero may gagawin akong tutorial para doon, para libre kasi may bayad yon. Sa iba, 1,000, sa iba, 500. Eh, malaking bagay na rin yun. Pero sa atin, libre lang. Lalo yung kahapon na nag-live si ma'am ano. Sino ba yun? Taga-Bisaya? Ano yun? Pwedeng nagbabonsay yata sila ma'am. Shout out kay ma'am. Tapos, maganda yung ano yung lugar nila. Hingin nila ma'am. Pwedeng kayong mag-mushroom. Kasi nga, di ba kanina, tuturuan ko kayo ng tips. Sa first, ano, first move nyo, bili kayo ng ganito, ng drum. Wow! O kaya, unahin nyo yung mga substrate. Kasi, pag sa substrate, lalo na kung sa, kung nasa probinsya kayo, pwede kayong mag, ano, mag, tawag dito, magsimula. Kasi, dyan yung maraming resources. Pwede, mamimili kayo, pwede kayong magdayami, pwede kayong mag-substrate. Pero sa akin kasi, both side meron. Pwede ko namang gawin yon, pero ngayon kasi, hindi advisable ang dayami. Tawon ko lang sa iba, kasi pag nabasa ang dayami, may ibang tutubong mushroom, which is yung tinatawag na coprinus. Hindi yun, actually, ano yun? Edible yun. Pero kasi, sa button stage, edible siya. Pero pag bumuka ng parang bulaklak, wala na, lason na yun. Kinukulture yun sa Indonesia, tsaka sa, ano, Thailand din, sa Thailand. Na, may nakita akong, ano nila eh, parang post nila, sa page ng FB nila. Kinukulture nila yun, yung coprinus, gumagawa sila ng punla. Gusto nila yon mas mabilis na tumubo. Pero kasi sa atin, considered as exotic food yon. Pero ang lasa nun, ano, parang squid daw. Pag inadobo mo, pag button stage. Ang pagmamushroom, hindi kasi yan nakukuha ng ganun-ganun lang. Parang yung ano eh, honeybee. Yung honeybee farming, may ano rin yon, may kumbaga may training din paano ka maggawa ng queen bee, paano mo i-maintain yung mga buguyog para hindi sila mamatay, hindi sila lumayas, para hindi sila mapeste. Pero napaghirapan namin yun, napagsikapan namin na magawa yung dapat gawin. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako, pero ganun naman talaga eh, kahit saan, kahit mag-aaral kayo sa school, abutin ka ng 20 years. Mag-aabogado ka, magdo-doktor ka, abutin ka ng 20 years dyan. Alam ko 20 years eh, kasi 5 years. Mas course yung ano. So, ayun lang. Sana na-inspired ko kayo kung ano man yung ating ginagawa. Yung ating mga pinagkakaabalan. Basta marangal yan. Thumbs up. Thumbs up ako dyan. Kesa naman mag-knockout tayo, diba? So, yun. Ingat kayo. Then, stay safe. God bless. Mabuhay po ang team. Okay.